Ang topic natin sa ngayon, mga kapatid, ay ang pagpapaliwanag ng Sura Al-Falaq, ang bukang liwayway, ang bukang liwayway na kabanata. Ang Sura Al-Falaq, mga kapatid, ay nagkaiba ang mga pantas kung saan ito ibinaba. Ang iba sa kanila ay nagsabi na ito ay Makkiyah. Ibig sabihin ng Makkiyah ay ibinaba sa Makkah. At ang iba naman ay nagsabi na ito ay Madaniyah. Ibig sabihin ng Madaniyah ay ibinaba sa Madina. Alhamdulillah, malawak ang usapin tungkol dito. Pero dito tayo mag-focus sa pagpapaliwanag ng Sura Al-Falaq. Ang bilang ng talata o kaya ay bilang ng aya ng sura na ito ay 5. Hindi kasama ang basmala o kaya ay bismillah. Tanda natin na, sa lahat ng mga sura ay hindi kasama ang bismillahirrahmanirrahim. Kaya lang, kailangan lang bigkasin ang bismillahirrahmanirrahim bawat binabasa ang umpisa ng mga sura. Ang Sura Al-Falaq, ayon sa nabanggit sa mga pagpapaliwanag sa tafsir, ay nagpapatunay na ang Allah ay siya ang tagapaglikha, Khaliqul Zawahiri Al-Kawniyah. Ibig sabihin ay siya ang lumikha sa pangkalahatang pangyayari na umiiral. Maging ito man ay nakikita natin o hindi natin nakikita, talagang ang Allah ang lumikha. Katulad ng pagsabi ng Kul A'udhu Birabbil Falak. Ang Sura Al-Falaq ay dapat na tayo ay magpakupkup sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya natin ito binabasa dahil tayo ay magpapakupkup sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala o kaya ay maghingi ng kalinga laban sa mga masasama na mga nilikha ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At ito rin ay nagpapatunay na ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang siyang naglikha sa lahat, maging mabuti man o masama. Pati ang shaytan, ang demonyo, at ang lahat ng mga tumanggi sa pananampalataya sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ang Allah pa rin ang lumikha sa kanila. Alhamdulillah. Ang Sura Al-Falaq ay kinakailangan nating bigyang pansin sapagkat sa gabi ay kapag tahimik na ang gabi ay ito ay naglalaman ng masama at mga critical o mga delikado na kung saan ay nararapat din na magpakupkup, maghingi ng kalinga ang mga tao, ang mga Muslim. Nararapat na tayo ay maghingi ng kalinga. Kung bakit, mga kapatid? Dahil kapag kalmado na ang gabi, kapag huminahon na ang gabi, kapag madilim na ang gabi, madilim na masyado, ay ibig sabihin yun na yun. May mga surur, may mga syar, may mga masasama, may mga delikado, hindi natin nakikita na darating. Kaya magpakupkup tayo sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala laban sa mga kadiliman na ito. Ito yung Sura Al-Falaq. Okay. Ang Sura Al-Falaq ay tayo ay nagpapakupkup kung bakit pinag-utusan tayo na magpapakupkup sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala laban sa mga masasama na tulad ng mga tao na gumagawa sila ng anumang bagay bilang pangkukulam o kaya ay sihir, ha? Bilang pangkukulam para magdulot sa'yo ng masama. Pinagbubuhol-buhol nila ang tali o ang kanilang ibinuhol upang sa gayon ay makapagdulot sa'yo ng masama. Kaya tayo ay pinag-utusan na magpapakupkup sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang Sura Al-Falaq ay tayo ay pinag-utusan na dapat na magpakupkup sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula sa mga kasamaan
ng mga taong maingitin. Kasi napakadelikado rin eh. Ang mga taong maingitin, kapag mayroong nakita sa iyo na kabutihan, ay may ingit sa iyo. At hindi lamang may ingit na normal na kaingit nga, kundi hahanap siya ng paraan para mawala yung kabutihan na yun. Para mawala yung biyaya na yun sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan natin na magpagkukup. Kaingitan ka niya at sisirain ka pa. Ha? Hindi lamang para mawala, kundi sisirain ka pa. Ha? Sisirain ka pa. Magdudulot pa sa iyo ng masama. Kaya tayo ay dapat na magpagkukup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Narito ang kahulugan ng Sura Al-Falaq. Ang pagpapaliwanag ng Sura Al-Falaq, ibig sabihin ay ang bukang liwayway na kabanata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Sabihin mo, sino yung pinag-utosan dito? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo, O Muhammad, ako ay nagpapakupkup sa Panginoon ng bukang liwayway. Ako ay naghihingi ng kalinga ng Allah na Rab. Ibig sabihin ng Rab ay isinalin natin sa Panginoon, subalit malawak ang pakahulugan nito. Rab ng Falak. Ang Falak, ito ay ang pagbubukang liwayway. Okay. Min sharri ma khalaq, mula sa kasamaan ng mga nilikha at sa mga kapinsalaang na idudulot nito. Lahat ng mga kapinsalaang na idudulot ng mga nilikha. Min sharri ma khalaq, mula sa kasamaan ng anumang nilikha o kaya ay mga nilikha. Sa lahat ng mga kapinsalaang na idudulot nito, yun, tayo ay nagpapakupkup kapag ating binasa ang sura na ito. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, at mula sa kasamaan ng matinding kadiliman ng gabi kapag ito ay lumaganap. Ibig sabihin ay kapag kumalat na ang gabi, ang kadiliman ng gabi, tayo ay nagpapakupkup sa anumang kasamaan at nakapipinsala o nakakapagdulot ng pinsala na nangyayari sa gabing ito. Wa min sharri nafathati fil 'uqad, at mula sa kasamaan ng mga nagsasagawa ng karunungang itim na umiihip sa buhol na tali. Umiihip sa buhol na tali bilang pangkukulam. Ibig sabihin mga kapatid, mga kababaihan na hinihipan nila ang kanilang ibinuhol na tali, na ito ay kanilang pinagbubuhol-buhol bilang pangkukulam sa kanilang kapwa. Kaya pinagutusan tayo na, ibig sabihin, magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala, maghingi ng kalinga ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanila. Wa min sharri hasidin idha hasad, at mula sa kasamaan ng mainggitin kapag siya ay nainggit. Tulad ng nabanggit natin na taong mainggitin, siya ay mainggitin, hasid. Wa min sharri hasidin idha hasad, taong kinasusuklaman niya ang kapwa niyang mga tao dahil sa biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kapag mayroon siyang nakita ng mga biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, ayun, kinasusuklaman niya, kinamumuhuyan niya, hindi niya nagugustuhan. At dahil dito ay siya ay naiinggit. Ha? Dahil sa inggit na yun, ay gusto niyang mawala ang biyaya na yun sa kanyang kapwa na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya. At hindi lamang gusto niyang mawala ang biyaya na iyon, kundi gusto pa niyang makuha. Yan ang katangian ng mga tao na yan. Kaya pinagutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpakupkup, maghingi ng kalinga
ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga, ibig sabihin, mga klaseng ito na mga masasama. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. Sabihin mo, O Muhammad, ako ay nagpapakupkup sa Panginoon ng bukang liwayway mula sa kasamaan ng anumang nilikha, unang mga nilikha, at mula sa kasamaan ng matinding kadiliman ng gabi kapag ito ay lumaganap, at mula sa kasamaan ng mga nagsasagawa ng karunungang itim na umiihip sa buhol na tali bilang pangkukulam, at mula sa kasamaan ng maingitin kapag siya ay nainggit. Alhamdulillah, malaking bagay ito na kung saan ay napag-alaman natin ang sura Al-Falaq. Inshallah, ipagpapatuloy lamang natin ito sa susunod na araw upang sa gayon ay makuha natin ang wastong paggamit nito, kasama na ang nabanggit natin noon na sura Al-Ikhlas, at kasama na rin dito sa sura Al-Falaq ang susunod na mababanggit natin na sura An-Nas. So napakalaking bagay ito na kapag natutunan natin, alhamdulillah, inshallah, tayo ay magiging protected. Magiging protected na kung saan ay sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, malayo tayo sa anumang mga kadelikaduhan o anumang mga masasama. So kinakailangan natin bilang Muslim, napakaraming mga itinuro sa atin na upang sa gayon ay magagamit natin upang maproteksyonan natin ang ating mga sarili mula sa banal na Quran at mula sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang maproteksyonan natin ang ating mga sarili laban sa mga masasamang mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.